Marami pa rin ang mga pasahero sa Batangas Port na naghahabol na makasakay ng barko para umabot sa Noche Buena sa kani-kanilang probinsya. Live mula sa Batangas Port ng Papatrol, Dennis Dato. Dennis, aabot ba yung mga pasahero sa kanilang probinsya o posibleng dyan na sila magno-Noche Buena sa pier? Alvin, yung mga ang ruta ay malalapit lamang gaya ng Calapan at saka ng Abra de Ilog sa Oriental Mindoro ay nakaabot sa kanilang pamilya sa Noche Buena. Pero yung malalayo ang ruta gaya ng Odjongan sa Romblon na may halos 10 oras ang biyahe ay malamang sa barko na sila mag-celebrate ng Pasko o Noche Buena. Dahil kanina lamang alas 5 ng hapon umalis yung huling biyahe ng Montenegro Shipping Lines papuntang Odjongan habang yung Starlight Ferries naman mamaya pang alas 11 ng gabi. So talagang hindi aabot. At syempre, dito na lamang sila magse-celebrate ng Noche Buena sa barko. Pero yung sunod na biyahe nila ay hindi bukas kundi sa Martes na, Alvin. Kasama ang anak pa uwi ng Odjongan Romblon si Ninita Galang. Sabado pa siya nasa Batangas Port pero naubusan siya ng tiket. At kaninang umaga lang siya nakabili ng tiket para sa alas 5 ng hapon na biyahe. Sobrang hirap eh. Nilagnat raw ako kagabi actually. Tapos naglagnat ko. Yung pila pa lang kahapon nagkakagulo na sila. Parang wala silang ginawang way na maayos yung pila. Si Hans naman, na alas 3 pa lang hapon ng Sabado nag-aabang ng tiket, masaya na dahil makakauwi na siya ngayon. Naubusan po kami ng tiket kahapon kaya pumila po ulit kami. Bispiras na ng Pasko pero daan-daan pa rin mga pasahero na pauwi sa Romblon ang nagtsatsaga ngayong araw sa mahabang pila sa ticketing booth ng shipping lines na may huling biyahe lang alas 5 ng hapon. Maaga akong gumising para lang pumunta dito para makakuha ng tiket. Para sa mga pasaherong nagtsagang pumila, makasakay lamang ng barko, walang katumbas naman ang saya na kapalit ito, makasama lamang ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Sa Manila Northport Terminal, ilang pasahero ang hindi na makakapiling ang kanilang pamilya sa Noche Buena. Sa pier na lamang sila magpapasko habang hinihintay ang sunod na biyahe ng barko. Alvin, sa maghapon dito sa Batangas Port ay hindi galon karami ang naging pasahero. Umabot lamang ito ng halos sa 10,000. Kahapon yung naitalang pinakamaraming pasahero na umabot sa 27,000 plus. Kaya makikita nyo ngayon dito sa departure area ng Batangas Port ay kukunti na lamang yung mga pasahero. Maluwag na yung mga upuan dito, Alvin. Ibig sabihin, kung maraming umalis, marami ding babalik. Dennis, ano? Kailan naman ang balik ng mga yan? Pagkatapos din ng Pasko, ang expected na buhos sa mga pasahero sa pier ay doon naman sa Calapan Port, Alvin. Doon nagkakaroon ng problema tuwing pabalik naman pagkatapos ng mga okasyon. So doon naghahanda ang port management sa Calapan Port. Kasi pagdating dito sa ng barko sa Batangas Port, galing Mindoro o galing Katiklan, Romblon, tuloy-tuloy na ang pag-alis nila, pa-uwi sa kanila. So, hindi na dumadaan ng terminal, Alvin. Anong petsa yon, Dennis? Sasagarin ba nila? Di ba yung holiday ay January 1 lang? Di ba? Ang tuba, diniklara na rin holiday. Wala pa tayong balita, Alvin, kung may deklarasyon na yung January 2. So yung iba, pwedeng Pasko lamang ang celebration nila kasama ang pamilya dahil may trabaho. Yung iba naman, kung gusto nilang mag-live, dire-diretso na yan hanggang bagong taon na, Alvin. Maraming salamat, Dennis Dato.